What's up mga ARP? So ngayon i-review natin itong ating AJS Q7, no? So matagal ko na rin ito nagamit. Pag nagbibiyahe ako, ito yung gamit ko. Lalo pag nagsa-sound trip, chill mode lang pag nasa biyahe. So okay naman siya. Video na ito, pag-usapan natin kung bakit hindi nyo dapat bilhin to. Ano yung mga cons nito, para meron na kayong idea bago nyo ito bilhin. Okay? So ayun yung isang helmet, i-prepare lang natin. So tapos ito yung sa akin. Papakita ko sa inyo paano i-coconnect, no? Magbaba ni Ma'am Shisu. Kasama natin siya. And also, papakita ko rin sa inyo ano yung ginawa ko para marinig siya dito sa vlog ko. Kasi hindi niya maririnig yung kausap niyo sa intercom. So ito, pair lang natin. On mo lang to. Tapos, sabay ng hold tong A. Intercom C pairing. Pairing successful. Intercom C connected. Ayan, sabi naman connected. Tapos ito, ayan. Steady na blue na lang yung ilaw. A few moments later. Ayan mga ARP. Malayo rin distance to. Pag nandun siya sa loob, maririnig yan. Maririnig natin yung sinasabi to, no? Yun, isang advantage. Nasa 800 meters ata ito eh. Ayan, no, papasok siya doon. So, maririnig natin yung mga chismis sa loob ng computer shop. Nagpapaprint kami. Mag-open na kami yung bank account. Ayan, no. Oo. Rinig natin yung mga chismis dyan sa loob. So, habang naghihintay tayo mga ARP, eh, bibigay ko na sa inyo yung unang tip na dapat niyong gawin kung bibili kayo ng AJS Q7, no, mga ARP. So, ang unang tip is bumili kayo sa legit store ng AJS Q7. So, itong akin, itong gamit ko dito, is binili ko to sa Lazada, no? So meron talaga silang store doon ng AJS Q7. And yung binili kong AJS Q7, malakas, no? Maganda rin yung connection. Tapos wag na wag kayong bibili doon sa Shopee, kasi yung gamit nung sa ano kay Ma'am Shi, binili ko yun sa Shopee, no? So medyo matagal, tapos mahina yung ano eh, yung intercom mismo yung ano, mahina sa kanya eh. Kasi yung speaker hindi naman mahina, kasi trinay ko yung speaker, itong intercom ko na gamit, yung binili ko sa Lazada, tsaka dun sa speaker nung binili ko sa Shopee, dun malakas. Ang problema talaga yung intercom na nabili ko sa Shopee. So kung ako sa inyo, bibili kayo ng AJS Q7 sa Lazada na pala kayo bumili, no? Sa Lazada. So ilalagay ko sa description kung saan ko nabili, at meron din akong screenshot dito sa screen. A few moments later. So ito mga ARP, bago ko bigay yung tip number 2, test muna natin kung naririnig niyo yung ano si Ma'am si sa intercom. Narinig mo ka? Narinig ko siya. Oh, nagbablog na tayo ngayon. Subscribe nga pala kayo kay Ma'am Shisu sa YouTube. Meron din po siyang YouTube channel. Malinaw ba? Malinaw naman. Huwag lang masyadong maingay ang paligid. Huwag maingay nga eh. Medyo okay naman. Narinig naman. Yun, sabi ko nga sa inyo mga ARP, yung intercom na gamit niya, yun yung binili ko sa Shopee. Mahina. Pero sa akin, kahit maingay, rinig na rinig ko yung boses niya. So ang kagandahan lang din pala dito sa AJS Q7 mga ARP is kapag may tinawagan kayo sa phone gamit nyo to. Mami, di ba yung tinawagan ko kayo, wala kayong narinig na ano? Wala na, sir. Wala kayong narinig na wind noise? Oo, wala na. Para ka lang, parang nasa kwarto. Yun, so kung ano, sa nagbiyahe kayo, bakit tatanungin kayo ng kausap nyo, bakit walang ano, bakit hindi maingay yung paligid samantalang nagmumotor kayo? Kasi nga maganda yung ano, wind noise reduction nitong
JSQ7. Okay, so tip number 2 naman tayo mga ARP. Yung number 2 na tip ko naman, pag bumili kayo ng JSQ7, is bumili na rin kayo ng nung clip na old version. Kasi pag bumili kayo nito ngayon, ang sinasama nila yung clip niya new version, which is, sabi ko nga, dapat dahil new version, nag-improve yung clip niya. Yung clip niya, so inbis na nag-improve, ang pangit. Kasi parang kinakabit lang mismo yun, walang screw. So tendency, ang daling mabali. Bibili pa kayo ng separate na clip na old version, 380, ganyan, 350. Naka-sale pa yun, ha? Kasi ang original price kasi ng old clip, 600. Medyo na-disappoint ako kasi siyempre nakamura na nga sana tayo, bibili pa rin pala tayo ng ng clip na hindi kasama sa box. A few moments later. So try nga natin ni range test, mami. Saan ako pupunta? Doon. Sa dulo. Yan, try natin yung range test, mga. Ma, narinig mo pa ako? Oo. Sige. Sa bilang ka, 1, 2, 3. 1, 2, taga lang. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hello. Rinig pa naman. Rinig pa? Oo. So, dyan na lang muna. Balikan na. Doon, malayo-layo rin. Parang sa BDO nun, di ba? Pero... medyo malayo-layo ka. Ano pa yan? Kaya pa yan. Hanggang dun siguro sa Sogo dun. 800 meters, alam ko to Sabi rin sana mas malakas sana. Para man lang naririnig kita. Yan nga yung sa Shopee. Hmm? Yan nga yung sa Shopee. Yung binili ko sa Shopee, mahina. Ayun, yun yung sinasabi ko sa inyo, mga ARP. Ha? Na pagbibili kayo ng Q7, sa Lazada kayo bumili. Kasi yung sa Shopee nga, mahina po. Pag sa Shopee. Mahina. Tsaka pangalawa ko na yan, yung una, pinarefund ko yan yung binili ko sa Shopee, tapos nung dumating, ganyan na naman, tinamad na ako magpaano. Hindi ko na pinapalitan. Well, ito po, pinarefund. Naririnig ko pero hindi ko naiintindihan. Ayan. Ngayon, naiintindihan mo. Ayan. Naiintindihan mo ngayon? Mahina pa naman pandinig ko. Sorry. Sa akin, malakas kasi yung mo yun. Maximum volume. Ngayon, may maximum volume pa. Ito nga pala mga ARP, bago nyo bilhin itong JSQ7, ito talaga pinaka-importante siguro yung malaman. So, sinasabi kasi dito sa JSQ7 na kaya nitong mag-connect up to 7 intercoms. Ang problema, hindi mo naman siya ma-connect nang sabay-sabay. So, dapat pipindutin mo yung A, B, C, D para ma-connect mo siya. So, hindi rin kayo mapag-usap kung pito kayong ma-connect sa intercom. One by one lang. So, every time na lilipat kayo ng kausap nyo, magsiswitch pa kayo ng ibang channel para makapag-connect. Hindi nga rin pala ito pwede na sabay yung Bluetooth sa cellphone. Nag-music kayo. Tapos, may kausap kayo sa intercom, hindi rin siya pwede. Ganun din yung mga disadvantage niya. Minsan, medyo nalinlangarin din ako dito sa sa pagbili ko dito. Akala ko, kaya yung 7 persons na magsalita kayo sabay-sabay para pag nagra-ride kayo, nagkakausap-usap kayo. Siguro meron akong figure out. May naisip akong idea kung paano yung mangyari. Siguro na lang kayo, i-connect niyo yung intercoms nyo sa cellphone, tapos mag-usap na lang kayo sa GC. Doon na lang siguro kayo magtawagan sa Facebook Messenger, or kung meron kayong Discord, doon na lang siguro kayo mag-usap. Kaysa yung hindi kasi talaga pwedeng sabay-sabay, one by one lang. Ayun, meron din ako nakitang app nitong AJS na
Kaso hindi ko alam kung paano gamitin, parang halang interface, pwede ka dun maglagay ng group, ganun. Pero hanggang dun lang, hindi ko alam kung paano. Hindi siya ano eh, parang user friendly at hindi rin ina-update ng ano, ng EJS. So final tip ko naman sa inyo, ito, kung paano yung naririnig si Mang Shisu. Salita ka dyan. Hindi mo ako naririnig. Naririnig kita. Pero medyo ayan, hindi ko so, naiintindihan. Although, kanina medyo, basta pag medyo tahitahinig. So, ayan, para niyo marinig yan, gagawin niyo lang, bibili kayo ng splitter. O yung bibili kayo ng 3mm jack na merong dalawang female jack para dun yung i-coconnect yung dalawang mic. So itong nasa helmet kong ito, dalawang mic nito, isa yung para direkta sa camera, tapos yung isang mic is tinuto ko malapit sa speaker nitong EJS Q7 tsaka nga pala mga ERP. Mas maganda kung yung helmet nyo is intercom ready. Pero okay lang din naman siya kung hindi intercom ready yung helmet nyo. No? Medyo pangit lang kasi yung ano eh, adhesive niya eh. Yung tape niya pagdikit. So ako, iniipit ko na lang talaga ng ano. Iniipit ko na lang talaga ng pads. Pero hindi naman siya bumabagsak. Ayusin nyo lang yung nang magandang wiring nyo. Isa nga pala, may pabul pala ako mga ERP. When it comes to battery life, napaka-generous naman pala ng battery life nito. Ano? Simula nung binili ko to, nung April ata to dumating, dalawang beses ko pa lang to na-charge, no? So, ginagamit ko siya everyday. Pero siguro mga pa 1 hour, pa 1 hour, 2 hours body life, mga ganon. Pero decent and impressive naman yung battery ng EJS Q7. Natutunan kayo mga ERP, please like, I appreciate if you like this video and share na rin and subscribe para updated kayo sa mga videos natin, sa mga paparating na videos and mga future giveaways. Alright mga ERP, see you on another one. Have a great day. Goodbye.